Make Me Pregnant, Part 2. Atara Point of View. Napakaganda naman talaga ng apo ko. Masayang sambit ni Dad sa anak ni Ate Acacia habang nakangiti ng matamis rito. Tiningnan ko si Akila, ang pamangkin ko na nakaupo sa pagitan ng parents niya na busy sa pagkain ng fruits. Yes, my dad is right. Napakagandang bata ng pamangkin ko. My sister is really beautiful. She is a famous model and even though she have a daughter already, her body is damn perfect. Her husband is so fucking hot and attractive half Canadian model. And also, he is one of the most rich business tycoon in the world. And alam nyo ba na ang daddy ng pamangkin ko na pinupuri ko ay ang dakilang shit ex ko, or should I fucking say ex-fiancé? Wow, diba? Akalain mo nga naman, napaka mapaglaro nga naman ni Tadhana. Curious kayo kung paano nga ba nangyari yun? Siyempre, katulad lang nung mga nababasa niyong mga libro or napapanood niyo na telenovela na inagaw nitong Santa Santitang Ate ko. Unang tingin mo, napakabait na animo anghel pero nasa loob pala ang matinding kulo. Ganun lang yun. Napaka-cliche. Oo, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Halos lahat madalas type ang ate natin eh. Kakauwi lang nila ate dito sa Pilipinas. Bakasyon nila eh. Minsan lang umuwi si na ate dito. Kaya talagang pinag-leave nila ako sa trabaho ko para magbanding kami. Cheh, as if naman makipapabanding ako. Ikaw ba at kailan mo ba balak kami bigyan ng apo? Baling na tanong ni Ma'am sa akin. Napatigil naman ako sa pagsubo ng pagkain at pinaikot ko ang mga mata ko. Ito naman po kami. There are starting pissing me off. Ayaw talaga nilang maging payapa ang buhay ko. Ewan, baka mamaya na po. Sarkastiko kong sambit ko habang nakatulala lang sa plato ko. Damp! Nawawalan ako ng gana kumain. At you're not getting younger. Wala ka pa rin bang nobyo? Hindi ka pa ba naka-move on kay Char, anak? Diretso na tanong ni Ma'am. Binagsak ko ang kobyertos na hawak ko at tinapunan sila ng malamig na tingin. Chari ang pangalan ng ex ko na asawa na ng ate ko, na daddy na ng pamangkin ko, na kasabay naming ngayong kumain. The fuck, great, right? Sinong matinong magulang na ipapahiya ang anak sa harap ng hapagkainan? Ehem. Rinig kong tikim ni Chari pero hindi ko ito tinapunan ng tingin. Ubo-ubo ka pa dyan, pistik kang hinayupak ka. Magka-TV ka sana. I'm just 24 years old and what the hell? Nasa harapan tayo ng pagkain at ng pamilya ni Char tapos isisingit mo yan, topic na yan. How ironic. You're the who taught us how to respect, but you're disrespecting me in front of the food. Where are your manners, mommy? Mahinahon kong saad. Pero nang tiim ang bagang ko sa sobrang inis sa presensya nila, pero kahit gusto ko pang magsigaw ay inalala kong narito nga pala ang pamangkin ko. Madiin kong wika dahilan para mapatayo si daddy at mommy na galit na galit. Mabuti na lang at medyo malayo sila sa akin kaya hindi nila ako mapagbuhatan ng kamay.
How dare you? Tell me, gawain bang marispitong anak ang sumagot ng ganyan sa ina? Napangisi ako nang makita kong namumula si Daddy habang ang ugat ay kitang-kita rin. Dad, Akila is here. Please, calm down. Suway ni ate habang malungkot ang tingin sa akin na animo disappointed. Pakiko ba sa nararamdaman niya? Mas disappointed ako sa kaniya dahil mas pinili niya ang kalandian niya kaysa sa akin na kapatid nito. Nakakawalang gana. Hindi na ako nag-abalang tapunan sila ng tingin at nagdidediretso na akong umakyat sa hagdan papunta ng kwarto ko kahit pa tinatawag nila ako. Pumasok ako ng kwarto at padabog ko itong isinara. Humilata ako sa kama ko at tumingin sa kisame. Nakaka-bad trip naman kasi. Bakit ba kasi nila inuungkat yung dati? Porkit wala lang akong nobyo ngayon at wala pang anak? Simula kasi nung hiniwalayan ako ni Chari ay hindi na ako nag-abalang mag-boyfriend kasi sobrang sakit talaga yung ginawa niya sa akin. Na-trauma ako. Paano ba naman? Sa dalawang taon naming magkasintahan, malalaman ko ay dalawang taon niya rin pala akong niloloko. He doesn't love me. He loved my sister. Ginamit niya ako para mapalapit lang siya sa ate ko. At ang nakakagalit pa rito ay nag-propose pa siya sa akin. Tapos paiyak-iyak pa na akala mo talagang mahal na mahal ako. Yun pala, umaarte lang para magsilos ang ate ko at para umamin na rin na nahulog na siya kay Chari. Wow, di ba? Pero matagal na yun. Mahigit 3 taon na ang nakalipas. Naka-move on na ako kay Chari, pero nandun pa din ang bitterness, pati galit. Maybe. Honestly, simula nung nangyari iyon, nawala na ang closeness namin ni ate. Parang nagkaroon ng malaking pader sa pagitan namin. Kasi hindi ko talaga matanggap at hindi ko na kayang ibalik yung dati naming pinagsamahan. Kasi siya ang dahilan bakit ako nasaktan ng sobra. Immature man tingnan pero ganyan talaga. Masakit eh. Mag 3 years ng kasal si Ate Akesha and Chari. And 2 years din sila nanirahan sa Canada. 25 years old na si Ate. Samantala, si Chari ay 26 years old. Ang anak nila na si Akila ay 2 years old naman. Kaya ang lesson dito, huwag magjowa ng halos kaedad ng ate mo dahil baka iwan ka agad ng jowel mo kapag nakita niya ang ate mo. Wala eh, ang mga ate ay ang matured version natin. And syempre, madalas ang mga kalalakihan ngayon ay gusto matured na babae, hindi katulad ko, immatured at pabibi pa. Ha ha ha. Naiinggit ako sa ate ko kasi ang ganda niya, ang matured. Favorite pa ng parents ko. Pinili pa ng taong mahal ko ang ngayon may sarili ng pamilya. And now, she's happy. Habang ako, immature at black sheep sa pamilya. Iniwan ng taong mahal at nararamdaman ang matinding kulang sa buhay. Feel ko kasi sobrang darning kulang sa akin kaya ito, inggit na inggit ako sa kanya. Insecure ako at hindi ko ipagkakaila yun. Tiningnan ko ang wristwatch ko and 7 PM na pala. Dapat may duty ako ngayon sa hospital. Kaso naka-leave ako ngayon. Kasi nga, 'di ba, nandito nga sila ate. Isa akong registered nurse sa St. Calisa Medical Center.
Halos 10 minutes akong tulala sa kisame bago ko napagtanto na ang boring-boring. Bad trip ako. Saan maganda pumunta? Bulong ko sa sarili ko. Dapat talaga hindi na lang ako nag-leave. Wala naman akong mapapala rito sa bahay. Napatingin ako sa phone ko na nakalagay sa coffee table at nakumpirma ko na si Mikey ang tumatawag. I answered the call. Ring! What? Tanong ko sa kabilang linya. Hoy, babaita, di ba nakalive ka ngayon? Tara, party! Alam ko naman na ayaw mong mag-stay dyan. Napangiti naman ako sa kawalan dahil mukhang na-sense na ni Universe na kailangan kong makaalis sa nakaka-suffocate na bahay na to. Saan? Na-excite kong tanong kapag sinuswerte ka nga naman, maasahan talaga tong best friend ko. Kaya love na love ko to. Sa Jazzy. Sige, wait me there, my dear. Nabuhayan ang loob ko at agad na tumayo mula sa pagkahiga. Agad akong dumiretso sa walking closet ko para maghanap ng susuotin. And I choose to wear my red fitted sleeveless and backless dress above the knee with matching slip pa. I'm so hot. Nang matapos ko makahanap ng susuotin ko, ay dumiretso na ako sa bathroom para maligo. Hinubad ko na ang lahat ng saplot ko sa katawan at binuksan na ang shower. Nagsasawa na talaga ako sa mga sinasabi ni na mom and dad na kiss you, kailan ba raw ako mag-aasawa, kailan ko ba raw sila bibigyan ng apo, kung hindi pa ba raw ako naka-move on kay Chari. Shit lang. Yan. Kunik-kunik yung mga question na yan at talagang naiirita ako ng sobra. Rinding-rindi ako kasi parang pinapahiya talaga nila ako lagi. Katulad na lang nung kaninang nangyari. Kailangan kong magkaanak para naman tumigil na sila sa mga nakakairitang tanong nila sa akin. Gusto kong ipamukha sa kanila na naka-move on ako. Sa kiss naman ng jowa or asawa, di pa ako ready sa mga yun. Ayoko na kasing masaktan pamuli. Siguro, pipiliin ko na lang na maging matandang dalaga pero may anak. Sa kaso, kasi, nang magkaanak sa tingin ko ready ako. Sobra, I badly want to have a child. Gusto ko maramdaman paano maging isang ina. Sa tingin ko, ma-fulfill ng anak ko ang puso kong kulang sa aruga at pagmamahal. Ang pagkakaroon ng anak ni ate ang talagang pinakaiinggitan ko sa kanya kasi may anak siyang maganda and very kind. Mahal ko ang pamangkin ko kahit na may hindi pagkakaunawaan sa amin ng mga magulang niya sa kaisa pa, mahilig ako sa bata. Simulat sa pool. Ang mga pasyente kong bata, sila lang nagpapasaya sa akin madalas. Nang matapos na ako maligo, ay agad ako nagbihis at nag-ayos ng sarili. Ilang minuto pa ang nakalipas ay tapos na ako. Agad kong kinuha ang phone and red pouch sa coffee table ko. Lumabas na ako ng kwarto at pagbaba ko ng hagdan, bumungad-angad ang napakasarap sa tinga ng tawa ng pamangkin ko. Heaven! Napangiti naman ako, pero agad din nawala nung tinapunan na ako ng tingin ni na daddy. Nandito kasi sila sa sala, silang lahat, nagkakasiyahan. Wow, diba? Where are you going, sweetheart? Matamis na tanong ni daddy. Gusto kong matawa dahil sa tono ng pananalita niya. Parang kanina, galit na galit ang tono niya, ngayon, kala mo,
maamong tupa. Ganyan sila ni Mami, na kapag pinapagalitan nila ako ay maya-maya lang ay mabait na sila dahil alam nilang lalayo ang loob ko sa kanila. Bar lang, party, ganern. Enjoy ko lang yung pag-leave ko muna. Napabuntong hininga naman si Dad, saka tumango at ngumiti dahil alam niyang hindi ko feel mag-stay sa bahay. Hinalikan ko rin si Bibi Aquila, pero sina Ate at Chari ay hindi na ako nag-abalang tapunan pa sila ng tingin. Di ako bitter. Naglakad na ako papalabas, pero kaagad kong narinig ang pagtawag ni Ate, kaya napatigil ako. At, mag-ingat ka. There's so many bad guy out there. Pasweet na sambit niya, kaya napangisi at napailing-iling ako. Tinuloy ko na lang ang paglalakad ko at binaliwala ang sinabi niya. Kaagad akong sumakay sa sasakyan ko at agad ipinahurot ito papunta sa Jazzy. Habang nagda-drive ako, na-imagine ko pa rin ang pangyayari if mother na ako. Ang saya at sarap siguro sa pakiramdam na may tumawag sa'yo na mommy. Siguro kapag nagkaanak na ako, mawawala na ang insecurities sa katawan ko. Hindi na ako maiinggit and higit sa lahat, magiging masaya na ako. I want to have a child. Sure na ako dito. Total, malaki na ang ipon ko para tustusan ang pangangailangan ng magiging anak ko. Halos kalahating oras ako nagda-drive bago ako makarating sa Jazzy. Kaagad kong pinark ang sasakyan ko sa parking lot at pagkababa ko pa lang ng sasakyan, bumungad na agad sa akin ang isang babae at lalaki na nag-make out, kaya napangiwi ako at agad na iniwas ang tingin. My eyes is still virgin at syempre ang buong pagkatao ko, virgin pa. Minsan lang talaga ako mag-bar and hanging out with my friends kasi busy ako sa hospital. Ganito lang takbo ng life ko, puro work, work. Binuhos ko sa work at sa mga pasyente ang halos lahat ng atensyon ko. Wala eh. Ito lang madalas karamay ko sa kalungkutan ko. Well, sila ang happiness ko. Ang work, pati ang pasyente. Dahil masaya ako na makatulong sa mga tao. Napakasarap kaya sa feeling na kapag may isang tao na nahihirapan, natapos isa ka sa dahilan kung bakit sila nag-survive sa buhay. Diri-diritso akong maglakad papasok ng Jazzy at kaagad na bumungad sa akin ang napakalakas na music. Sari-sari ang amoy sa loob nitong Jazzy, amoy sigarilyo, alak at kung ano-ano pa. Kaagad kong nilibot ang paningin ko para hagilapin si Mikey, pero naramdaman kong may humila sa braso ko at paglingon ko rito, si Mikey ang bumungad sa akin. Hoy, Ki, saan tayo pupunta? Tanong ko dito na bigla akong hinila imbis na batiin. Hay naku. Doon tayo sa second floor. VIP, para magtsikahan muna tayo bago magpakasarap dito. Masayang sambit ni Ki. She's Mikey and Gutierrez, my best friend since high school. Sino-sino pala kasama mo? Tanong ko sa kanya at nagsimula na kaming maglakad ng ayos na hindi niya ako kinakaladkad. Si Babe ko, pati mga kaibigan niya. Oh, sige, let's go. May kwento nga pala ako sa'yo. Balak ko kasi ikwento yung nangyari kanina, kaya na bad trip ako. And also, gusto ko rin sabihin sa kanya ang plano ko na magkaanak. Ay, bit ko yan, sambit niya.
Malaki ang VIP room. Kompleto ang laman. Para siyang isang minibar. Tapos may mga sofa rito, restroom, and isa pang kwarto. Imagine, ang laki, diba? Umupo kami ni Mikey sa sofa upang magkwentuhan. At sinimulan ko na. Ki, may naisip kasi ako. I want to have a child. Gusto ko na magkaanak para tumigil na sina mami kakaungkat ng Pasko. Nalaglag ang panga niya. Natulala ng saglit bago nag-react. What? Niwala ka ngang boyfriend or asawa? Paano ka magkakaroon ng anak? And isa pa, ikaw na nagsabi na ayaw mo sa love-love na yan, di ba? Saka, napakababaw naman ang dahilan mo at hindi madaling magkaroon ng anak. Malaking responsibilidad yun. Seryosong sad niya na hindi ko inasahan. Ang akala ko tutulungan niya ako, pero mukhang ayaw niya ang gusto kong mangyari. Yeah, alam ko, pero gusto ko rin naman kasi talagang magkaanak. Okay na ako maging matandang dalaga basta magkaroon lang ng sariling anak. Bumuntong hininga na lang ako dahil yun na ang magiging motto ko habang buhay. So, in short, gusto mo magpabuntis sa hindi mo mahal? Sa kung sino-sino lang? Ay, gaga! Pwede ba yun? Saka isa pa, single parent ka. Ganern. Ang hirap kaya nun. Diyos ko, uminom ka na ata eh. Lasing ka ata. Diyos me. Kung ano-ano ang iniisip mo, na iling-iling na sambit niya, saka disappointed na tumingin sa akin. Hindi ako lasing. Gusto ko talaga magkaanak and I want you to help me to find a perfect sperm seal for me. Nakangiti kong saad sa kanya. Natulala na lang to at napasuklay na lang sa buhok niya gamit ang kanyang kamay. What the hell? Bakit di ka na lang magpa-transplant? Transplant kung ganun para sure. Ayoko nun, masyadong mahal and I want to feel naman yung pressure. Saad ko habang nakatingin kay Mikey na gulong-gulo sa aking mga sinasabi. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.